Lalo pa yung mga isi ko na pupunta sa mga nilalang nakampunitaning mga nakakagigil kayo, nakakabwisit ang isipin guys, na yung mga kababayan natin pumupunta ng ibang bansa para na magtrabaho para sa kanyang pamilya, ngunit napupunta lang sila dun sa mga walang pusong mga kampunitaning na mga lalo dyan sa Middle East na yan, marami dyan. Hello guys! Good morning! It's Nathan! And welcome back to my channel at huwag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito sa channel ko. Guys! Magandang umaga! Nandito naman kayo sa aking daybreak para pag-usapan naman yung mga bagay-bagay na kapalibot sa atin. Lahong-lahong po yung mga kaubahan natin, OFW. Para po sa mga bago, lagi-lagi kong pinapalala na ang kadalasan talaga topic ko dito is regarding po sa mga OFW. At maliban po dyan, mayroon din po kaming travel adventure ni Miss Mariani. So, pero majority po talaga is ito, lagi-lagi kong in-upload yung mga kaubahan natin. Mga kaubahan natin na minamalas sa abroad. Especially dyan sa Middle East na yan. Kasi dyan nag-collect ang mga kampunitan. Nay, nabubusit ako dyan. Tulad itong kaubahan natin guys, itong topic natin, tingnan nyo yan. Yan yung picture niya. Tingnan nyo guys yung mga picture niya. Diyos ko, kakaloka. Ginawang patsimbag ng amo niya. Actually, magti-trace niya daw dyan sa Saudi. Hindi nga lang siya nabidya ng complete address, complete details, pangalan, kung ano man. Kaya, ang magagawa na lang natin guys, is ma-share na lang yung picture niya. Baka sakaling may nakakakilala, makarating sa kanyang pamilya, di ba? Para naman agad-agad na matulungan po yan. Tignan mo naman itsura niya. Diyos ko, kakalerte. So, bago ang lahat, siyempre, hindi mawawala ang ating oras yun. Kaya lang, nakakalungkot guys. Nakakalungkot na nangyari dahil wala akong pansin. So, pandesal lang siya. Pandesal sa kape. Kasi nga guys, sarado yung mga tindahan na dinaanan ko gawa nung COVID-19 na yan. Naku. Nasa under, ano kasi kami ngayon, community quarantine. Kasarado na yung ibang tindahan. Tulad sa amin na mga empleyado, mga immortal kami, mga immortal. May pasok pa rin kahit may mga virus na lumilipad, di ba? Kasi mga immortal kami, di kami tinatablan. Pasok pa rin. Kahit wala yung pansit, tuloy pa rin natin ating kwentuhan. Pandis-pandisan na lang tayo. Ano nito eh? Painit-init pa. Oo. Maligam-gam pa sa bibig. Ganon. Dito kasi guys, ngayon, ang sitwasyon, para sa kaalaman nyo, pag taga-NCR ka, hindi ka pwede lumabas ng ibang bayan. At kung taga-labas ka rin, hindi ka rin pwede pumasok ng Manila nang nasa kupa ng NCR. Katulad sa amin, ng mga empleyado, dapat mayroon kang, kasi di ba nalabas ako ng NCR, bago ako makapasok dito, harangin ka. Kailangan mayroon kang patunay na ikaw ay trabahante o ikaw ay empleyado sa lugar na to. Kaya dapat daladala mo lagi ang ID sa katibayan na ikaw ay nagtatrabaho kung saan man lugar yan. Ganon. Para maiwasan yung pagkalat ng sakit. Nasa 100 plus na kahapon. Kahapon ng hapon, 60 plus something lang. Tapos kagabi, nag 100 plus na yung mga biktima ng ano, COVID-19. So guys, ituloy natin yung usapan natin yung sa kaubayan natin. So, babalik na naman tayo sa agency ng mga pabaya. Diba? Kasi,
paulit-ulit na lang tayo, paulit-ulit na lang tayo na parang sirang plaka dahil sa mga agency na ng mga mukhang pira. Pwede mga ngat-ngatin. Diba? Kasi kung nagagawa nila ng maayos yung trabaho nila, ay sana wala tayong mga kababayan na namamaltrato. Kasi namumonitor nila ang galawan. Diba? Kaya lang, kahit kumustahin man lang, o kaya bisitahin, para makita niya sitwasyon niya doon sa kamay ng kanyang mga amo, hindi magawa. Kasi bakit? Pira, nabidyo na ng pira. Ang tanging magagawa na lang natin dyan, guys, i-share yung mga picture niya sa mga friend nyo, baka sakali may nakakakilala, di ba? Kasi nga, di natin alam kung taga-san siya dyan sa Saudi kasi di naman nalagyan ng address. Kahit pangalan, sundunan lang tayo babase sa picture niya. Baka sakali may nakakakilala sa kanya. Yun nga yung sinasabi ko, guys, na wala man akong pira na maiputulong financially dahil sa mga kaubayan natin, mga OFW. Ito na lang yung nagawa kong paraan. Gagawa tayo ng video, di ba? So, gagawa tayo ng reaction para makarating sa mga inaukulan sa kanyang mga pamilya, ma-share. Yun lang yung naisip kong paraan para makatulong tayo sa mga OFW. Lalo pa yung mga, isip ko na pupunta sa mga ninalang nakampulit na mga nakakagigil kayo. Nakakabusit ang isipin, guys, na yung mga kaubayan natin pumupunta ng ibang bansa para na magtrabaho para sa kanyang pamilya. Ngunit napupunta lang sila doon sa mga walang pusong mga kampunitaning na mga lalo sa Middle East na yan. Marami dyan. Nakagigil kayo. Samantalang kapal ang mukha nyo. Samantalang pag pumunta kayo sa Pilipinas, welcome na welcome kayo. Kapal ang mga mukha nyo. Tutang lang mo! Harap ka! Pusit ka! Sito! Adik! Katulad yung sinasabi ko, yung mga may mga nagbabalak mag-abroad lalo pa pag Middle East tapos GEDS ka, pag-isipan mo yun ang maraming bids kasi Diyos ko, napakahirap ng buhay. OFW, mapapalayo ka na sa pamilya mo, mapapalayo ka sa asawa mo, tapos mapupunta ka pa sa mga linalang na mga kampunit na nandyan sa Middle East. At ito pa, guys, maraming mga case ng ano, hindi naman lahat, maraming case ng mga nag-abroad yung babae tapos yung lalaki na naiiwan dito, Diyos ko, naghahanap yan ng ibang tilapia. Gusto mo ba yan? Lalo kung may asawa ka, Diyos ko, tapos yung asawa mo maiiwan mo ng 2 taon na pag nakaamoy yan ng tilapia kahit bihasa nakakainin niya. Sabi ko sa inyo, oo, kaya huwag ka magpakakampante. Kaya kung meron ka lang naman, meron lang naman kayong kinikita dito sa Pilipinas, tapos sapat naman ito para pagkain ang pamilya mo sa araw-araw, pag-arahalin, huwag ka na maghangad ng magandang sahod. Kasi nga, maraming posibilidad na maaari mangyari pagdating sa'yo doon. Diba? Sabi nga nila, swerte-swerte. Oo nga, dyan na tayo, swerte-swerte. Mapunta ka sa magandang amo. Paano kung mapunta ka sa mga kampunit na nila? Diba? Paano kung good boy naman yung asawa mo? Paano kung matukso? Diba? At kumain ng bihasang tilapia. Diyan kasi ito. Kasi nga, iiwan mo siya ng 2 taon. Kaya maraming posibilidad, maraming mga posibilidad na pwede mangyari pag umalis ka. Kaya pag-isipan mo yan ng maraming, hindi naman sa tinatakot kita. Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang, mga posibilidad na pwede mangyari na ang asawa mo kumain ng ibang tilapia na kahit biyasa ang kakainin niya. Kasi siyempre, nasasabit niya yan, di ba? Lalo na kung ilang taon pa yung nagsasama tapos biglang mawawala. Kaya pag-isipan mo yan, ha? Pag-isipan mo yan ng maraming business. Kaya dyan sa mga kaubayan natin, Diyos ko, mag-iingat kayo dyan lang. Kung makalat yung COVID-19, nakaabot na dito sa Pilipinas niyan, mga pakawala ng mga China ng mga sakit-sakit na yan. Hanggang dito nakaabot na. Piktado na lahat. Ay, naku.
Kaya mag-iingat na lang tayo. Tapos magdasal na lang, ipagdasal na lang natin na sana wag nang marami pang madamay ng mga kababayan natin dyan sa COVID-19 na yan. Diba? Para happy lang ang life. So guys, bago ko tapusin ang video na to, pakishare nyo na lang yung kababayan natin, yung picture nila. Pakishare mo na lang yung video ko para makarating kung saan man lupalop ng bansa. Makarating sa inaukulan, lalo pa sa agency niyang patulog-tulog na walang... patulog-tulog sa'yo, wala kayong kwenta. Agency ng kababayan natin. So paano guys, hanggang dito lang ito at sinasabi ko sa inyo lagi, magdasal, magdasal at laging magdasal. Kasi yun lang ang tanging makakaligtas sa atin. Diyos ko, wala nang iba kundi isa lang talaga. Magdasal lang kayo na magdasal. Mag-iingat kayo dyan lagi. At huwag ubos-ubos biyaya. Bigay ng pira sa pamilya o sa buylit mo, sa kulasisi mo. Dapat kalahati ipunin mo para pag uwi mo dito, hindi ka nga. Diba? So hanggang dito lang ito guys. Maraming salamat. At abangan nyo pa po ang mga ibang bidyong ipapalabas ko. Maraming salamat at hindi kayo nagsawa panoorin yung video ko. Maraming salamat po. Nga pala guys, habol ko lang ito si Perfect Pig ng Riyadh. Maraming salamat po madam sa panunood lagi ng video ko at sa aking kumari si Mayra Jen Bindero. Maraming salamat. At ito may pinapabati si Jessena Balazon, ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Sanchez A ng Oco Family at ng Balazon Family ng DBO de Oro. So maraming salamat po guys, Madam Sir, sa panunood ng video ko. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan lagi. Maraming salamat.